Ikalawang antas, ang kahalagahan ng pananampalataya ng isang Muslim. Modulo 6. Ang landas na sinusuportahan ng Quran at Sunna para sa paglilinis ng isang kaluluwa ay lubhang napakalinaw at tunay na madaling sundan ng lahat ng mga tao na ang layunin ay dalisay. Katotohanan na ito ay isang landas na bukas sa lahat ng tao na sundan. Ito ay sadyang binubuo ng tatlong bahagi. Una, kadalisayan ng isang paniniwala. Ikalawa, pagiging malapit sa Allah sa pamamagitan ng pagsasagawa ng obligadong mga gawain. At ikatlo, pagiging masigit na malapit sa Allah sa pamamagitan ng paggawa ng mga voluntaryong gawain. Ang wastong paniniwala sa Allah ay ang hindi pagdududa sa unang aspeto tungo sa sariling kadalisayan at ang susi sa tunay na tagumpay at kaligayahan sa buhay na ito at sa buhay sa kabilang buhay. Sinabi ng Allah, tiyak na nagtagumpay ang taong ginawang dalisay ang kanyang sarili. Itinala ng mga komentarista ng Quran na ito ay unang tumutukoy sa paglilinis ng sarili mula sa shirk o pagtatambal sa Allah at kufur o hindi paniniwala. Katotohanan, ito ay ang naging mga paglihis mula sa tamang paniniwala sa Allah na nagligaw sa karamihan ng mga tao. Sa ibang salita, sa karamihan ng mga tao ngayon, hindi usapin na hindi sila naniniwala sa Diyos, ngunit ang usapin na ang kanilang paniniwala ay nakabatay sa kanilang pansariling kapritso o pagnanasa o kanilang kagustuhan na pikitmatang sumusunod sa iba, nabaluktot at hindi nakabatay sa tunay na mapagkukunan ng kaalaman tungkol sa nag-iisang Diyos. Ang pundasyon ng Islam ng isang tao ay nagsisimula sa kung ano ang nasa puso ng tao at mga paniniwala. Subalit, ang Islam ay nagbigay ng isang malaking pagpapahalaga sa kung ano ang dapat paniwalaan. Sa parehong panahon, gayunpaman, ang Islam ay nagpapahalaga rin sa kung ano ang dapat na paniniwala. Ang paniniwala mula sa isang Islamikong pananaw ay hindi maaaring maging isang bagay na ang inaangkin ng isang tao ay nasa kanyang puso habang ito ay walang impluwensya sa kanyang buhay at pag-uugali. Bagkus, ang mga paniniwala na nasa puso ay dapat na siyang gumagabay sa lahat ng bagay na ginagawa ng mga tao o individual. Ang tunay at epektibong mga paniniwala ay hindi mananatili sa isang antas na mahirap unawain, ngunit ang kanilang kapangyarihan ay pinapakita sa pang-araw-araw na praktikal na antas. Bilang isang tao na bumubuo ng kanyang pananampalataya at kanyang paniniwala ay nagiging matatag. Ang kanyang pananampalataya ay hinubog sa paraan kung paano siya tumitingin sa isang bagay. Ang kanyang pagmamahal para sa isang bagay at kanyang pagkamuhi sa isang bagay ay nakabatay sa kanyang mga paniniwala tungkol sa nasabing bagay. Ang imaan ay nangangailangan ng isang tao ay pumapayag na magpasailalim o ipatupad kung ano ang kinikilala na katotohanan. Sa kaso ng tunay na paniniwala o imaan, kung ang imaan na ito ay matatag at malakas sa panahong iyon, sa gayon, ito ay magdudulot ng pagkamuhi sa puso ng isang tao para sa gawain na iyon na pinaniniwalaan niyang mali o nakapipinsala. Ito ay magpapanatili sa isang tao mula sa kagustuhang gumawa ng nakapipinsalang gawain. Sa parehong pangyayari, ito ay magdudulot ng pagmamahal para sa lahat ng mga mabubuting gawain sa kanyang puso. Kaya sinabi ng Allah, ninais ng Allah ang pananampalataya sa iyo at pinaganda ito sa iyong mga puso at ginawa ang walang pananampalataya, makasalanan at pagsuway na nakamumuhi sa iyo. Ang mga ito, sila ang tamang ginabayan. Sa makatuwid, ang ganitong paniniwala ay maaaring maging panuntunan ng kaniyang buhay at ito ay gagabay sa kanya sa kung ano ang dapat niyang gawin. Sa makatuwid, ang tunay na paniniwala ay nangangahulugan na ang isang tao ay kumikilos o gumagawa ng naaayon sa nasabing pananampalataya.